Hello mga kahugot-hugot, welcome sa ating kusina. At ngayon magagawa tayo ng pastillas. Ito yung ating ingredients. Maghanda lamang tayo ng 3 cups powdered milk, yung ating 1 big can condensed milk, at syempre yung ating food coloring para naman masaya yung ating pastillas. Optional lamang to kung gusto nyo lamang. Ayan. At syempre yung ating pagugulungan, ang ating white sugar or yung ating puting asukal. Ngayon, mag-ready tayo ng 3 cups of powdered milk. Ayan, kahit anong brand, walang problema, basta powdered milk siya. Ayan, so, syempre, nasa sa inyo, ayan, it's your choice. May karapatan kayong mamili, ayan. Hindi yung kayo lagi yung pinagpipilian. Kailangan, kayo rin yung mamili ng brand, ganon. Ilagay lamang natin yung ating 3 cups of powdered milk sa ating mixing bowl. Ayan, at ilagay din natin yung ating 1 big can condensed milk. O diba, napakatamis? Ayan, ganyan pagka nagmamahalan, lalo na pagka yung jowa mo, talagang napakasweet sa iyo. Naku, saan sweet? Ayan, hindi ka na mahuhopya. Hindi ka tulad ng iba dyan, hopya na sa paghahanap ng jowa, tapos hopya pa rin pagdating sa, ay, ewan ko talaga. So, ngayon, gumawa na lamang tayo ng pastillas. At napakasarap talaga nito. Haluin lamang natin ang banayad. Ayan, para mas sweet. Ayan, ang paghahalo natin ay mula sa ating puso. Ganon ang nagagawa ng pastillas. Hindi lamang lamas ng lamas doon, lamas dito. Kailangan isa puso ninyo. Kailangan bukal sa ating puso. Ganon. At ito na nga, ito yung paborito kong portion sa paggawa ng ating pastillas. Ang pagmasa sa ating dough ng ating pastillas. So, syempre, napakasarap nito at napakatamis kasi gatas sa gatas. Ibig sabihin, yung ating powdered milk at saka yung condensed milk na pinagsama lamang. So, ibig sabihin, napakasweet nito at napakasarap. Yun. So, masahin lamang natin ang mula sa ating puso at kailangan makuha natin yung magandang texture ng ating pastillas. Pwede na natin itong hatiin, may equality, at ilagay sa dalawang lalagyan kasi lalagyan natin ang kulay yung isa. Ngayon, tatakpan natin ito at pababayaan natin ang may takip or hahayaan natin na may takip about 30 minutes. And after 30 minutes, pwede na natin itong balikan. A few inches later. So, yun na nga. Nakalipas na yung 30 minutes. Ayan. So, ito na yung ating dough. At yung consistency ng ating dough o yung texture ay maganda na. Ayan. So, pwede na nating lagyan ng kulay. Although, hindi ko nilagyan kanina ng kulay kasi medyo dumidikit doon sa ating lalagyan at saka sa ating kamay. Kaya, ngayon, hindi na siya dumidikit. So, pwede na nating lagyan ng ating food coloring. Ayan. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating food color. So, meron ako dito available na kulay, kulay red. Ito ay galing lamang sa kaibigan ko. So, actually, nandito yung settings ko sa bahay ng kaibigan ko. Ayan, shout out at siya rin yung nagbibideo nito. Kaya, iba yung setup ko sa mga previous video ko. So, ngayon, itong kulay red na ito, mas maganda. Huwag nyong dadamihan yung kulay. Mas maganda yung medyo, walang kulay yung part ng ating ado. Para pagka binilot natin, medyo meron siyang kulay yellow or kulay white, ganon, pag binilog natin yung ating pastillas. Ayan, so hintayin lamang natin na magkaroon ng kulay yung ibang bahagi ng ating dough. At pag okay na to, pwede na nating simulan yung pag-aatado, ganon, gulay lang. Yung pag-bibilog ng ating pastillas. Depende sa inyo yung style. Ako ang gagawin ko yung bilog. Pwede kayong pahaba, ganun. Depende sa inyo. Basta lasang pastillas din ang kalalabsan nito. Ngayon, mag-start na ako magbilog ng aking pastillas. Ready ko yung aking asukal at syempre yung aking malinis na tray na paglalagyan ng ating finished product. So ngayon sa pagbibilog nito, hindi na ako gumagamit ng measurement kasi personal lang ito. Pwedeng may malaki, pwedeng may maliit kasi ako lang yung kakain nito. Pero kung ang purpose nyo ipagninegosyo nyo yung pastilla, syempre gumamit kayo ng measurement ng para ganun consistent or pantay-pantay yung pagkakabilog ninyo sa ating pastillas at mapresyohan nyo ng mas magandang
presyo at tumubo kayo, syempre kaya nga nagninegosyo kayo. At sa ngayon, okay na yung aking pastillas. Ikukutid ko ito sa aking asukal or sa white sugar. Ayan, syempre napakatamis lalo nito. Ayan, at talagang as in napakasarap. Ayan, so pagpatuloy lamang natin yung pagbilog sa ating color red pastillas. Ayan, at pag okay na to, pwede na nating simulan din yung ating pangalawa pang pastillas, yung natural color. So ang ginagawa ko muna, isasalansan ko muna ito sa tray. At bago pagkatapos dito sa tray, saka ko siya isi-serves or ilalagay sa aking serving plate. Ayan, so ngayon nagsisimula na ako dito sa aking isang doon ang ating pastillas, yung natural color. So ito yung kulay talaga ng gatas, kaya makikita nyo kulay yellow at napakaganda at napakalinamnam ding tingnan. So ngayon mukhang tapos na ang aking pagbibilog, kaya nga may malaki may maliit, kaya okay lang sa akin kasi, pero kung ininegosyo, sabi ko nga sa inyo, gumamit kayo ng measurement. Ayan, so 1 teaspoon or 1 tablespoon, okay na yon. So ngayon, ito na yung aking finished product. Ayan. So pwede na nating ilagay sa ating serving plate. At ngayon, ito na ang ating masarap at malinamnam na pastillas. Tara! Kain na ta!